marami akong alam na kapangyarihan. Gaya ng pambabarang. At maaari kong gamitin ito sa'yo, sa iyong iloy at iyong baba kung isusumbong mo si Amaya. Iba ang tinig mo ngayon sa tinig ng anak ko noon. Iisa lamang ang aking tinig. Tinawag ng alabay. Nakapil ang has. Madilim na kasi nung gabing makita ko siya. Kaya hindi ko na siya namukaan. Paano natin siya makikilala? Kumawa ako ng bitang upang siya ay mahuli. Ngunit hindi ka masaya sa iyong tagumpay. Labag ito sa aking kalooban. Noon pa man, batid ko na. Ang masamang puno hindi mabubunga ng kabutihan. Sapagkat ang ikinatutuwa ng aking baba ay siya rin nagpapalil sa akin sa babaeng aking tunay na iniibig. Sana'y mapabilis na ang aking pagiging alaban at maging ganap na babaylan upang maisatuparan ko ang aking kapalaran. Si Amaya lang bukod tanging nakikita ng aking bana. Hahanap ako ng paraan upang mapalaya siya dito o di kaya'y maparusahan ng kamatayan. Ang lalaking ito ay nilarito kaninang umaga dahil sa isang matinding karamdaman. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano tukuyin ang kanyang sakit. Meron tayong mga paraan na kailangang sundin. Una na rito ay ang pagdama sa kanyang pagtibok. Sa pamamagitan nito, mararamdaman ng isang babaylan kung saang parte ng katawan ng may sakit nagmumula ang kanyang karamdaman. Ang tamang pagtibok na hindi mabilis at hindi rin mabagal ay isang tanda na malusog na pangangatawan. Samantala, ang pagtibok na may panakanakang paghina at pagkawala ay isang tanda ng matinding karamdaman. At ang pagtibok na mabagal at mahina ay isang tanda ng malapit ng mamatay. Abiyang, may sarili ka na bang pagtukoy? Oo, Asinas. Kung gayon, huwag ka munang magsasalita. Mga alabay, nais kong isa-isa ninyong hawakan ang may sakit at pakiramdaman ang kanyang pagtibok. Nais kong tukuyin ninyo sa akin kung ano ang lagay ng may sakit. Wala akong maramdaman na pagtibok. Ang hirap. Ako naman ang susubok. Ayan. Wala rin akong maramdaman. Ang hirap naman. Malipayong adlaw sa inyo, punong babaylan. Malipayong adlaw? Dumating na ba lahat ng alabay? Kasama na sila ni Nagawas doon sa balay na kinaroroonan ng mga may karamdaman at sila'y tinuturuan na. Magaling. Samahan mo ako. Pagkat na nais kong magbasid, may isang alabay na nais kong sinuhin. Ihanda mo ang aking tungkod. Maaari ko bang subukan kung ako yung pahihintulutan? Huwag ka muna magsasalita hanggat hindi ka nakakatiyak, Amaya. Pakiramdaman mong mabuti ang kanyang pagtibok. Maari pa yung adlaw po nung babaylan? Mukhang inukuha mo ang tibok ng may karamdaman. Ano ang iyong taya sa kalagayan ng may sakit? Hindi mabagal. Hindi rin mabilis. Ang ibig sabihin eh, malubha ang kanyang karamdaman. Hindi ko muna sasabihin kung tama ang tinuran mo, Amaya. Silay, ikaw naman ang makiramdam sa may sakit. Dalang,
Baka ganyan na lamang ang tingin mo sa iyong anak. Agang, noong una kong narinig ang tinig ng aking anak, dama ko na siya nga si Amaya dahil halos gustong lumukso ng aking puso at isigaw ang kanyang pangalan. Ngunit nung huli kong narinig ang awit ni Amaya, di ko batid kung bakit ganun ang aking naramdaman. Tila ibang tao ang umaawit. Di nakilala ng puso ko ang tinig ng aking anak. Parang hindi siya ang aking anak. May pagsisiyasat na ako. Ngunit kaiba sa sinabi ni Amaya. Mabagal at mahina na ang pagtibok nito. Abiyang, sino kina Amaya at Silay ang may tamang pagtukoy sa kalagayan ng may sakit? Tama si Silay, Asinas. Mahina na nga ang pagtibok ng may karamdaman. Pagkat ang kanyang matinding sakit ay wala na lunas. Naghihintay na lamang siya ng kanyang kamatayan. Magaling, Silay. Totoo nga, ang sinasabi ng lahat na ikaw ang nangunguna sa mga alabay. Pag nagkataon, masasabi kong ikaw ang mauuna na maging ganap na babaylan. Dalang, naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Anak mo si Amaya. Ikaw ang nakatagpo sa kanya, sa bukod ng balay ng ating namayapang dato. Nagpakilala siya sa'yo na siya si Amaya. Bakit mag-aalinlangan ka sa mga sinabi sa'yo ng iyong anak? Masana isin ba mawala siyang muli hanggang mapagtanto mo na siya nga ang anak mo? Kaya dalang, tigilan mo yung pag-aalinlangan mo. Kawawa naman ang anak mo. Mahari ba tayo mag-usap? Patawad. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Alonsina, binabati kita, Silay. Pagkat ikaw na naman ang nanguna sa pagsasanay natin. Salamat. Marahil ngayon ay humahanga na kayo sa aking lahat. Pagkat kahit dumating pa ang ibariyang bago, wala pa rin makahihigit sa aking galing. Kaya kung hinahangad man nila maging isang babaylan, mabibigo lamang sila. Pagkat tinitiya ko sa inyong lahat na ako ang susunod na magiging babaylan. Tayo na. Abiyang, makabubuting ipasundo mo na siya sa kanyang mga kaanak. Nang sa gayon, doon na lamang sa kanilang balay sila maghintay ng kanyang pamamaalam. Oo, Asinas. Ngayon din ay paparoonak sa kanila upang ipagbigay alam ito. Salamat. Punong babay lang. Tila malalim ang inyong iniisip. Oo, Asinas. Napakahirap na gawain ang pagpili ng pinakatatangin. Kakaunti na nga lang ang pagpipilian mo. Kay hirap-hirap pa rin. Totoo. Tunay na mahirap malaman kung sino sa kanila. Kaya naman, kinakailangang ihanda ang mga alabay at idaan sila sa mga pagsubok nang sa gayon ay tayo makatiyak ng ating mapipili ang siyang natatangi. Hindi ang pagpili sa susunod na babaylan ang iniisip ko, Asinas. Kung gayon, anong ibig niyong sabihin, punong babaylan? Kapit? Anong ginagawa mo dito?
Hindi ba't sabi ko sa'yo, huwag mo kong pupuntahan dito? Alam kong nais mo akong tulungan sa aking pagsasanay. Ngunit delikado kami makakakita sa'yo. At kung sakali man mangyari yon, hindi ko maisa sa katuparan ang minanais ko. Ipangako mo sa akin at nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka lang muling babalik dito sa mga babaylan. Doon ka na sa kagubatan magtago. Amaya? Anong ginagawa mo riyan? Meron lamang akong hinahanap. Nakita mo na? Paano kung nakita ka? Mas delikado para sa akin. Kaya sige na, nakikiusap ako. Umayo ka na. Natitiyak mo bang alam na ito ng lahat para tawag? Saksi ko si Awi. Sapagkat siya ang aking kasama sa pagbibigay ng mga talasta sa lahat ng kinauukulan. Mahal na Raha, batid na ng lahat ng mga bihag na ating nakuha sa ating pangangayaw ay hindi paghahatian kundi ipagbibili. At ang pagbibila nila ay siyang ipapamahagi sa lahat ng sumama sa ating pangangayaw. Magaling, Paratawag. Angaway, Paratawag. Samahan niyo ako sa pag-inom ng pangasi. Alinsina, batid kong nandito ka, patawarin mo ako at sinundan kita. May narinig ako ang tinig ng ahas kanina sa aralan. At nang tumingala ako, nakita ko ang kapid mo. Ngunit hindi maaari. Tanging ako lamang ang nakakarinig sa kanya. Hindi mo ba alam? Kaya ako tinanggap bilang isang alabay ay sapagkat kaya kong makarinig ng iba't ibang tinig ng mga busaw o kakaibang nilalang. Ikaw pa lang sinasabing alabay ni Punong Asinas? Ang malaking panig na kikitain sa pagbibilhan ng ating mga bihag ay nais kong gamitin sa sino mang makakapagturo sa akin kung nasaan ang babaeng may kambalahas. Hanggang ngayon ba, hinahanap niyo pa rin ang babaeng may kapid ahas? Walang pagkakataon na hindi ko siya naaalala o hinahanap. Kaya't alam kong mapapadali ang aking paghuli sa kanya kung magtatakda ako ng malaking pabuya, malaking bilang ng bulawon sa sino mang makakapagturo sa akin kung nasaan siya. Ikaw ang nakakaalam ng aking lihim. Hindi kita mapipigilan kung gusto mong sabitin ito sa Raha. Alam ko ring hangad mo na makapiling ang iyong baba. Ngunit nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo munang gawin ko ang aking tadhana. Tutulungan kita. Tutulungan kita mapalaya rin ang iyong baba. Pero sa ngayon, sana tayong dalawa lang ang nakakaalam nito. Huli ka na. Sapagkat may pinagsabihan na ako. Ngunit sinong pinagsabihan mo? At bakit mo ginawa yun? Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sinabi sa kanya na ikaw yun eh. Nagsinungaling ako. Ang sinabi ko, hindi ko nakita ang mukha mo. Kaya hindi niya batid ang pangalan mo. Dahil ayokong unahan niya ako sa pagsusuplong sa iyo sa Raha. Ngunit Alonsina, dapat hindi mo ginawa to. Kaya sabihin mo sa akin, anong ngalan ang pinagsabihan mo? Amaya, Alonsina. Unong babaylan, kanina pa ba kayo nandyan? Kadarating lamang namin. Sabihin mo, Amaya, anong ginagawa niyo rito ni Alonsina? Bakit kayo naririto? Nais lamang namin kumuha ng halamang gamot. Hindi kayo dapat nagtutungo rito at baka kayo mabusaw. Tanging mga babaylan lamang ang pinahihintulutan na dumako sa bahaging ito. Kaya humayo ka na, Amaya. Hayaan mong maiwan si Alonsina. Meron pa akong ipag-uutos sa kanya. Aalis na ako. Paalam. Alonsina. Ipagpitas ninyo ko ng mga gagamitin ko sa aking pagbabanyos.
Ano ang pinag-uusapan ninyo ni Amaya? Ha? Ipinagtapat mo ba sa kanya ang isinumbong mo sa akin hinggil sa isang alabay na may kambalahas? Ha? Wala. Maaari na po akong magpaalam. Nagpapakitang gilas ang inyong dating uripon, Dian Lamitan. Ngunit napakamalas ni Amaya. Pagkat kahit magmagaling siya, ay ako pa rin ang nanguna sa aming pagsusulit. Magaling. Kagaya mo, Silay, nakikita kong natutuwa kang napapahiya si Amaya. Subalit, hindi pa ito sapat upang mawalan siya ng mukha sa mga babaylan. Tanggapin mo ito, Silay. Alam kong kapos ka sa buhay, lalo pa't ulila ka na. Ang tanging hiling ko lamang sa'yo ay gumawa ka muli ng paraan upang tuluyang masira si Amaya sa tingin ng mga babaylan. Punong babaylan, bakit nais ninyo mapag-isa dito sa lugar na pinananahan ng mga busaw? Huwag nang magtanong pa, ha? Sukat nang iwanan ninyo akong mag-isa. Pahintulutan ninyo, mga minamahal kong busaw, na gambalain kayo. Dumudulog ako sa inyo ngayon sapagkat hindi tinugo ng mga diwata at umalagad na aking sinamo noon ang aking mga katanungan. Hinihingi kong tulungan ninyo ako. Ako ba'y inyong naririnig? Kung gayoy magparamdam kayo sa akin sa pamamagitan ng pagpatay at muling pagbuhay sa apoy narito sa sisidlan, masakit ba, Bagani? Tila hindi ka natutuwa sa bago mong batok, ah. Nababagay sa inyo, mga katawan, ang bago ninyong batok. Naway tularan kayo ng lahat dahil ito ang tanda ng inyong kabayanihan. Halikayo, samahan niyo ako sa pagampang. Salamat, Raha. Pamanhin, Baba. Nais ko lamang maglakad-lakad. Alinsina! Lubuyan mo na ako, Umbo. Sapat nang hindi kita pinangalanan sa aking pinagsabihan, kaya bayad na ang utang na loob ko sa'yo. Huwag mo na akong kakausapin pa! Alinsina! Maya. Yoyawi? Galing ako sa balay ni Raha. Batid mo bang naghahanda siya ng malaking pabuya sa sinumang makapagtuturo sa iyo? Yoyawi,
Walang nakakaalam ng lihim ko. Mag-ingat ka. Mag-ingat kang walang makaalam ng lihim mo. Pagkat apis akong mababahala. Mangako ka sa akin. Pamangkin ko. Ano man ang mangyari, pangangalagaan mo ang lihim mo. Mangako ka. Oo, Yayo Awi. Pinapangako ko. Ako'y inyong pinaunlakan. At higit ang pagpapasalamat ko kung ako ay inyong mabibigyan ng kasagutan. Babanggitin ko ang pangalan isa-isa ng bawat alabay. At kung ang aking nabanggit ay ang babaeng itinakda na may kambal ahas, muli ninyong patayin at buhayin ang apoy. Isang pangalan, Himema. Ang ikadwa, Bina. Hindi ko sinambit kay Yoyo Awi na may nakakabitid ng aking lihim. Ayoko na mag-alala pa siya sa akin. Ngunit iniisip ko, sino kayang sinabihan ni Alonsina? Kasalanan ko to, Amaya eh. Kung hindi ko tinakot si Alonsina, marahil ay hindi na siya nagsumbong pa sa taong pinagsabihan niya. Baya, huwag mo nang isipin yan. Ang inaalala ko ngayon, baka alam na ng taong yun ako ang sinasabi ni Alonsina. Batid ko, Amaya. Kung kaya't hindi ka na dapat magtagal pa dito sa puod ng ating kaaway. Lalo na't anumang sandali ay maaari nang matukoy ang iyong pagkatao. Kaya't mabuti pa't sundin mo ang nais ng iyong Yoyo Awi at si Ahak na tumakas ka na. Ngunit hindi maaari, Bayang. Nais kong maging alabay. Hindi ko maiiwan na pagiging babaylan. Makinig ka sa akin, Amaya. Kalimutan mo na lahat ng pinag-usapan natin tungkol sa mga hakbang natin. Maaaring hindi ka na maging babaylan pa. Pagkat may nakakaalam na nandito ang babae may kambal ahas. Kaya't halika na, ihatid na kita kay Yoyo Awi upang makatakas ka na. Walang tatakas! Pero... Tayo. Batid niyang malaking kasalanan ang pagtakas ng mga uripong tulad ni Naawi sa kanyang Panginoon. At ikaw, Amaya, hindi ba't natimawa ka na? Bakit nais mo pang tumakas? Paumihin, Panginoon. Ngunit ibig kaya tumakas ni Amaya dahil naawa na siya sa kanyang Yoyo Awi at maging kinahak. Bakit sila maawa? Maganda naman ang pakikitungo namin sa kanila. Pasalamat kayo. Ako lang ang nakarinig ninyong pinag-uusapan. Dahil kung ibang tao, kanina pa kayo dinala kay Raha upang patawan ng parusa. Ipagpaumanhin mo, hindi na muling mauulit. Huwag na kayo magbabalak pa. Dahil makatakas man kayo, hahanapin din kayo o kaya'y mabibihag ng iba. Ipagpaumanhin nyo, Ginoong Atubang. Ikaw, Oripong Ayay, kailangan mong umarap kay Raha Manggubat. Kaya halika na. Bayang. Huwag mo na siyang sundan pa. Lumad. Pagabi na. Samahan si Amaya sa kanyang pag-uwi sa kanyang tinutuluyan. Ang ikaunom, si Silay. Nangangahulugan ba ito, mga busaw, na wala sa aking mga alabay ang babaeng itinakda na may kambal ahas? Kung gayon, magpapaalam na ako. Nakalimutan ko. Nadagdagan na nga pala ang aking mga alabay.
Ang ikapito, si Amaya. Si Amaya. Mga mahal na busaw. Nakatitiyak ba kayo? Bakit ka nagsinungaling sa akin, Hayahay? Marahil ay nagkamali ako. Inakala ko may sakit ang punong babaylan. Dahil nakita ko siya nakaratay kahit na hindi niya ako napansin. Pamanhira, mama kayo sa akin. Marahil ang pag-ibig ay hindi tumitingin sa katayuan ng buhay. Kaya lumad, iniibig kita. Mahal mo ako, mahal din kita. Nahihiwatigan ko kung bakit nais ni Amaya ang maging alabay. Upang maging isang babaeng makapangyarihan sa ating puot. Isang bitag ang ipapain ko sa kanya upang matukoy ko siyang ganap. Maaari mo ba akong dalhin sa mga kapwa mo, As, upang humingi ng pinaghungusan nila? Nang sa ganun madala ko sa punong babaylan. Hindi madaling hanapin yun. At ang unang magdadala nito sa akin, siya na nga ang babaeng may kambatahan.